Magandang araw mga tol, Timothy Bradley may payag tungkol kay Pambansang Kamao. Sinabi ni Timothy Bradley na itong laban ni Lomachencko versus Haney parang katulad daw ito sa unang laban niya kay Pambansang Kamao ni Pacquiao. Akala daw ni Bradley sobrang galing ni Pacquiao noon, sobrang mamaw tulad ng sinasabi sa social media. Kaya sobrang taas daw ng respeto ni Bradley kay Pacman sa unang laban. Ngunit pagdating daw pala sa ibabaw ng ring, sinabi daw ni Bradley na ito na ba ang isang man ni Pacquiao. Parang wala naman daw kakaiba sa galawan. Parehas lang kami ng level, kaya ko pala makipagsabayan sa isang man ni Pacquiao. Ibig sabihin ni Bradley mga tol, akala daw niya mamaw si Pacman. Pero pagdating daw pala sa loob ng ring, magkasing level lang daw sila. Wala daw kakaiba sa galaw ni Pacman, katulad din siya ng ibang fighter. Tinalo pa daw niya si Pacman sa unang laban. Magkapares lang daw sila ng level ni Tim Bradley. First round, and I remember fight Manny Pacquiao, him being the legend. From the first round we first fought, I was like, this is Manny Pacquiao everybody talking about? Like, yo, I compete with this guy. I'm on the same level wavelength with him as far as, you know, IQ. I'm good, you know? Parang ganito daw ang kalagayan ngayon ni Haney at Loma. Maraming nagsasabi na mahaba at lamang si Haney pero sa mismong laban daw magkakaalaman. May reaction din si Tim Bradley sa pagtulak kay Lomachencko na parang batang tinulak. Sabi ni Bradley, normal lang daw ito sa isang boksingero. Emosyon lang daw ito kaya nagawa ni Haney. Katulad din yan sa galawan ni Tank Davis. Kunwari tinutulak ang kalaban para mas interesting at pag-usapan. Ngayong linggo na po yan mga tol kaya abangan po natin. Samantala, Nevada State Athletic Commission nag-file ng reklamo sa ginawa ni Devin Haney. Hindi daw maganda yung tulak ni Haney dahil pwedeng ma-injury si Lomachencko. Ngayon kailangan daw mag-undergo ng pangalawang physical examination si Lomachencko para sigurado ang kondisyon bago ang laban. So inaayos na nga po ito ngayon ng Nevada Athletic Commission. Samantala, sinabi naman agad ni Lomachencko matapos itulak. Now he's mine, Lomachencko said via ESPN. He don't have the power, he's scared. I see right now and 100% he's scared. Nakita daw ni Lomachencko na may takot na sa mata ni Devin Haney. Wala daw lakas si Devin Haney kaya mas motivated ngayon si Loma para talunin si Haney. Magandang bakbakan talaga ito mga tol. Ang prediction ko dyan kung hindi magawang depensahan ni Loma ang mahabang jab ni Haney at ma-pressure si Loma, sigurado mas pabor kay Haney ang laban. Pero malaki ang pag-asa ni Lomachencko kung makounter niya si Haney at makat ang distansya. Mabilis ang pag-close ng gap ang kailangan dito ni Loma dahil parang marksman si Haney, masipag bumato ng jab. So interesting ang laban na to bukas mga tol kaya abangan po natin. Hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon, maraming salamat po.